Hello po guys. Season 10. Season 10, what is written truly happened po. Part 13 na po to, part 13 guys. Sana po tuloy-tuloy nyo pong, umpisahin nyo po mula part 1 hanggang sa pinakahuling part nitong season 10 ko na to. To God be the glory po, God bless us all po. Always remember, be steadfast in our faith to our Creator. So guys, life lesson POV ko na rin po to, life motivation. Thank you so much po. To God be the glory po talaga. Thank you so much po sa lahat ng nagtatapos ng mga content ko. Sana po talaga kahit katiting na katiting eh, nakakapagtawid ako sa inyo ng maliit na motivation. Guys, bilis-bilisan po natin. Huwag po tayong ihinto sa paggawa natin ng good deeds. Wala na po tayong dapat pinipili kahit sino po. Kahit po maliit lang na kabutihan, itawid na po natin ang itawid. Habang malakas pa po tayo, habang malinaw pa po ang pag-iisip natin, habang malusog pa po tayo, huwag po natin hintayin yung nangyari dun sa dalawang magkaibigan na content ko din na late po yung isa na nagpakaliwaliw po siya na nagpakaliwaliw. Hindi po siya nag-apuhap. Hindi po siya nag-struggle na hanapin talaga ang katuwiran ng ating Panginoon. Kasi yan po ang obligasyon natin, guys, habang nabubuhay tayo. Kasi sabi nga po, dalawa lang po ang pinaka-importanting petsa sa buhay ng isang tao. Yung ipanganak siya at saka yung araw na nakilala niya kung bakit siya ipinanganak. Ayan nga po yung tuparin kung ano ang kalooban ng ating Creator. So, guys, bali, meron din po ako kasing napanood na isang dagdag ko po ito ha, part 13 na po ito guys, dito sa season 10 ko. Kasi may napanood po akong isang video na hindi ko po, para po siyang legit eh, para po din siyang, basta kung legit man to o hindi, napakaganda po nung itinawid ng gumawa ng video na to. Kasi tungkol po ito sa dugo ng ating bigatin san. Meron daw po isang scientist, isang doktor na parang siguro po malakas siya dun sa kung saan nakalagak yung mga importanteng telang ginamit ng ating bigatin san bago siya namatay, bago siya inilibing. Di po ba nga on the third day na buhay siya, he has risen. Tapos 40 days pa po niyang inaralan ng mga apostol bago siya talaga tuluyang umakyat dun sa taas, bago siya tuluyang tinawag ng ating Creator ng Diyos Ama. So ito pong matandang ito, nag-research po siya, kasama po yung mga scientist, mga doktor. Pinag-aralan po nila yung dugo ng ating bigatin. Sundan nyo pa po guys, maganda po to, maiksi lang po to. Dugtong ko po to dito sa season 10 na to. Thank you po for watching. God bless us all po. To God be the glory po.